by the way, no, sa mga naka-create of account, yung ganina nga 10% kung saan nag-create of account, dili po kay lagin dali so ako dili ninyo ma-verify ang inyo ang email address. So once na ninyo maka-create of account sa atong CAIS, open your account sa Google, sa email, ano, either Yahoo Mail or Google, and makakita mo ani nasa Cooperative test, no, verify your email address, click lang natin yung blue to be verified, no, para ma-verify ang inyong email address and can be used now for login sa atong CAIS. If in case man nga wala sa atong inbox, open your spam, baka nasa spam ang ato ang verification email para ma-verify ang inyong account and makalagin ta sa ato ang CAIS na website. Para sa katong nakasubmit ng report last year, no, na for review, before ta mo submit ng annual report sa 2022, ato sa sudlo ng 2021, para ma-review nito mga previous findings niya. So, load lang inyong email address and the password, and there is a coverage year of the report. Click na to ang 2021 para ma-open na to ang 2021 na submitted annual report. So, makita ni mo diyan na nanay nakaputang report already resubmitted or completed. So, nagpamatuod na nakasubmit mo report previous nga year sa 2021. Now, so mo kanyan yung sample lang niha sa tuwang account na i-open. Muni ang mga reports nga na-submit last year sa 2021. And makita nato diri sa ubos, no, summary of findings. So muna inyo ang himuong guide, no, kay I believe ang uban ani na inyo namang na-correct, inyo nang na submit ang kinahanglan nato is i-correct diri, no, from the validation man or sa evaluation. So guide lang nato ni, no, para dili po magbalik-balik bakad ay napuy uban diri nga wala jud inyo nahuman, dili na po siya ma-findings nato sa atong 2022 nga annual reports na submitted sa online. So after that, you can print out this or copy paste ka ha para may inyong guide, and you can log out your account right after.